guys. Mag-apply tayo ng organic fertilizer para sa ating mga alaman. Nagyan itong kamatis at pipino. Mga nadurog-durog na alwalong dahon doon sa tambakan natin sa likod. Mga alaman na doon simula nung naitanim. Hindi pa ako nakapag-apply ng commercial fertilizer. Puro organic lang ginagawa. Mahal kasi ang abono ngayon. Eh, marami naman tayong magkukuha ng organic fertilizer. Kaya ang bagay ng kalabaw ay mga na-compost na walang daon ng alaman. Ayan. Kaya plano ko pinanim ko ito, nagyan ko ng bayan niya dito. Ngayon. Takit niya ng ganito. Organic fertilizer. Itatabi ko lang yung bayan. Sa gilid yung halayan bago tambakan ng organic fertilizer. Ano ito, parang lupa na rin mga sinusunugan ng iba't ibang basura na mga nadurog na dahon, damo. Basta ito nakuha din sa tambakan ng basura. Kamatis natin may mga bunga na kahit mga pipino may mga bunga na maliit. Dahil na bunga na ito eksaktong ano lang siya ngayon 1 month pag simula nung tinanim ko ito pipino. Ayan, may bunga na siya. Lago, laki. Maligit. Ito. Ayan, yan yung mga kamatis na tinanim ko nung kailan lang. Ngayon yung mga mabunga. Mabunga na yung iba. Talagang lumaki ng mga alaman pag matabay ang lupa.
sa mga backyard gardening, okay na yung mga ganitong ano, organic fertilizer kasi konti na naman yung mga nilalagay natin. Nilalagay natin alaman, nangangalagaan natin konti lang. Kaya hindi na natin kailangan bumili ng mga mamahaling abono. Siyempre ito, advisable lang sa mga nagba-backyard gardening. Hindi ito advisable sa mga farming na malalaki. Siyempre, sa dami ba naman ang katanim mo, nalagyan mo lang ng ganito. Mas madali para sa kanila yung abono. Kaya pala yung mga alaman natin dito guys, hindi natin ni-sprayan ng ano, chemical. Puro mga organic lang, kagaya ng mga fuel fertilizer na galing sa malunggay, daon ng malunggay. Kaya nga ni-spray natin. Tapos magawa lang tayo ng insecticide, kagaya ng mga dishwashing liquid, lalagyan mo lang ng suka, kalamansi, at yun na, pag-aaling yun. Sa ganun paraan, yung mga insekto na pupunta sa ating mga alam, makukontrol natin. Mag-apply na naman tayo nung pag may naisip pa tayong mga insekto. Pag wala, hindi naman kailangan spray yan. Yung mga ampalaya ko pala, ito simula nung naitanim po mga to, hindi ko pa ni-spray yan. Kaya lang may mga naninita sa mga bunga niya. Ang ginawa ko na lang para hindi masira yung mga bunga, nilagyan ko ng bag sa plastic. Kaya nga yung lalaki na. Tignan nyo guys. Naka-harvest na kami dito. Ang mga dalawang harvest na. Pangulam. Okay. Ang dami. Isang puno lang yan. Nasa isang puno lang doon. Pali dalawang puno lang sa isang balag. Tapos ang ginagawa ko, kasi maliit lang itong backyard natin, ay ginagawa natin pag tanim intercropping. Tanim tayo doon sa kagana kamatis, tapos dito sa tabi niya may pipino. Ayan. Gaya nito, kamatis. Tapos yung mga sili sa gilid, pipino doon. Dito, labanos. Wala. So, lagi na natin siyang alagaan sa organic fertilizer. Makikita mo naman, pag mga kailangan na ng nangangailangan na ng pataba yung naninilaw yung dahon niya. Sabihin, nagugulang na siya sa pataba. Nangangailangan natin mag-apply ng ganito. Ang isa sa kukuwot. Daming nagtanuman kanyang organic soil.
ito hindi siya hindi ito lupa. Ito yung galing sa compost. Mga luwalong basura. May mga nawawalis ng mga daon-daon dyan, mga binuburot na damo. Ito namin tinatamba. Ang na-compost na, ang resulta, ito. Nagkalo na yung nabulok na luwalong daon. Tsaka yung abo na sinunog na basura. Nagkalo-alo. Kailan lang, yung maling upload ko, tinatanim ko pa lang itong mga ito. Kaya ngayon, namubunga na. Pagkita nyo naman, dahil mo. Press na press. Pag yung nangailangan tayo ng kamatis, hindi natin kailangan bumili ko din lang. Mahal-mahal pa naman ang kamatis ka. Ano na yung palaya. Talbos ng kamote. Hindi natin problema. Talbos ng mga kamote yan. Mas marami dyan pinakakain ko sa mga bibi. Paborito ng bibi yan. Pinamimarianda ko sa kanila. Sabihan natin na pag may tinanim, may ani. May mga lupa pambakanti dyan sa mga bakura nyo. Inigarit ko po kayo na magtanim ng iba't ibang klase ng laman na papakinabangan. Bukod doon sa mga magagandang alaman na pang decoration, mas maganda yung mga ganito. Malamig na sa mata ang tingnan, napakinabangan sa namumunga. Paano guys, hanggang dito na muna ang aking video. Salamat sa panonood. God bless po sa inyo lahat. Shout out sa lahat ng mga subscriber. Tsaka yung mga hindi pa po subscriber, subscribe na po kayo sa pakisupport naman po yung channel ko. At paki-like na rin kung nagustuhan niyo itong video na to. At huwag niyo rin po kakalimutan na i-click yung notification bell para sa mga susunod na upload, updated po kayo. Okay, thank you po. Thank you for watching.